Pilipinas nakararanas na ng recession matapos lumagpak ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa epekto ng coronavirus pandemic. Given the drop of 16.5 for the quarter, we can refer back to the first quarter of 1981. As I mentioned, this is the lowest, the biggest drop in other words. National Economic Development Authority naniniwala namang makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon dahil sa infrastructure program at iba pang proyekto ng administrasyon. Our build program, our Bayanihan 2, which we hope to get passed soon, and our upcoming 2021 budget are the instruments to ensure that we recover as soon as possible. COVID-19 Command Center inilunsad ng National Task Force para sa mas maayos na koordinasyon ng mga ospital sa Metro Manila at akomodasyon ng mga pasyenteng may coronavirus disease. East Avenue Medical Center at Quirino Memorial Medical Center gagawin namang dedicated COVID-19 hospitals simula sa Agosto 17, habang kapasidad ng Philippine General Hospital at Lung Center of the Philippines dinagdagan. For the One Hospital Command, what we are trying to put here is a very coordinated care in terms of transfers and referrals and medical direction. I think all of the hospital directors would agree that it is much better to transfer moderate and severe cases rather than have them queue in the emergency room where the mortality is very high. We are also here for the strengthening the capacity. Ulat ng isang pahayagan sa Singapore na posibleng maging susunod na COVID-19 epicenter ang Pilipinas sa Southeast Asia, pinabulaan na ng pamahalaan. Patuloy na pagdami ng coronavirus cases, normal lang umano dahil sa tumataas na testing capacity ng bansa. Speculative yun, pero ang masasabi ko, dumami na ang testing natin, tayo na ang pinakamataas sa Southeast Asia sa testing per day. Nasa halos 1.7 million na ang natetest natin sa buong bansa. Mahigit 1 million na dyan ay nasa NCR lamang. At tuloy-tuloy natin gagawin to. So habang tayo nagtetest, talagang mas marami tayong makikitang positibo. Pero mas importante yon, kasi kung hindi natin sila mahahanap at hindi natin sila ma-isolate, lalong kakayat at lalong dadami ang magkakasakit. Presidential Anti-Corruption Commission planong maghain ng kaso sa Ombudsman laban sa 36 na opisyal na sangkot umano sa katiwalian sa PhilHealth. Mahinang information technology system, posibleng umanong nagiging daan para maisagawa ang katiwalian sa ahensya. Iba po na wala sa aming jurisdiction, ipapasa na po namin sa Ombudsman by next week. Those cases na we believe are airtight cases na, mga na-investigahan na namin. Definitely po, madadagdagan po yan as the investigation proceeds. So every region na nagtatransact ang mga ospital in different places, doon nagkakaroon ng arreglo at nagkakaroon ng panayban. So ang bank ng pera ng PhilHealth nawawala, doon lumalabas. Bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa pagsabog sa Beirut, Lebanon, umabot na sa 24 habang isa naman ang napaulat na nawawala. Department of Foreign Affairs, niniyak namang nakikipag-ugnayan na ito sa embahada sa Lebanon para sa mga Pilipinong nais nang umuwi sa Pilipinas. We are planning to be able to bring home the 230 Filipinos as early as this weekend. But if it's not possible, we'll make sure that they can come home by next week. Samantala, inilagay ng Lebanese cabinet sa house arrest ang mga opisyales na sangkot sa pagsabog sa Beirut Port. Libreng bike repair stations itinayo sa Quezon City kasunod ng pagdami ng mga taong gumagamit ng bisikleta sa Metro Manila sa gitna ng community quarantine. Actually, on EDSA alone, there's one day na volume count natin is 4-9, ano? Almost 5,000. Marami ng users, so what next? Dapat may place where a biker could go para kung sakali may magka-problema o kaberya, they can go and have it mapaayos.